inyong lahat, di ba? Malupit! At least sa wakas, nangyari na rin po yung sinabi ko sa inyo, yung last na vlog ko, na sabi ko, isasama ko kayo sa pamamasyal ko. Hindi lang po tayo dito sa opisina ko. Kumbaga, maglalakwatsa na po ulit ako. Pumunta ako sa mga iba't ibang lugar na mga allowed na ng government na pwedeng puntahan. At doon po ako gagawa ng mga iba't ibang pamamasyal ko ulit. Kasi for so long, more than 6 months na halos nasa condo lang, di ba? Hindi lumalabas kasi yun ang utos. And right now, kahit pa paano, medyo maluwag-luwag na rin. At pinupuntaan ko naman normally mga private resort na wala talagang ibang tao kung hindi kami lang. Anyway, ang pag-uusapan natin right now, guys, para maiba, kasi sabi ko, I really wanted to help. Gustong-gusto ko talaga makatulong sa mas nakakarami. And dati nakita ko medium ng ganun is sa ginagawa ko, is the networking. Kaya lang na-realize ko na mas malawak ang reach dito sa pagiging YouTuber. And I'm really inspired na, syempre gusto ko mas maraming tao kung kaya nyong makopya lahat ng mentality na meron ako, principles na meron ako, bakit ako naging successful, bakit ko naman ipagdadamot yun sa inyo, di ba? Sabi nga, sa mundo natin, pag nagbibigay ka ng inspiration sa iba't ibang tao, hindi naman siya mauubos eh. Lalo siya dumadami ng dumadami. And for me, I'm so blessed na at a very young age, nakapunta na po ako ng more than 40 countries. Isipin mo, I'm just 37 years old. Yes, kata 37 ko pa lang po. And nakaikot na po ako ng more than 40 countries. Ang dami ko nang na-experience. Kung sa experience at experience lang naman pag-uusapan, nakagimik na ako sa Las Vegas, sa Europe, nakapag-stay na ako sa pinaka mga mahal na hotel sa isang country. Diba? Even sa Las Vegas, naalala ko halos lahat ng klaseng hotel na pinaka-high-end, nakapag-stay na ako dun kasi yearly po nasa United States ako. And doon ako dumating sa point na nagtatanong talaga ako na I have cars, lifestyle na siguro gusto nyong ma-experience, na-experience ko na rin. And naghahanap ako ng next na motivation for me na paano ako mas lalong ma-inspire. And monetary-wise, pagdating sa pera, yung excitement ko sa ganun, hindi na siya ganun kataas. Pero right now, because of nakita ko ngayon pagiging YouTuber, and actually, honestly, na-challenge din po ako na sabi ko, kaya ko bang maging YouTuber din? That's the first question. And second, nakita ko talaga na sabi ko, ang dami kasing nagpapasalamat sa akin na mga hindi naman taga-networking, nasa iba may insurance, may mga ibang sales, may iba nga akong ina-encounter na abogado nagpa-picture sa akin. I really don't know him personally. At nung tinanong ko siya, akala ko nasa networking industry siya. But hindi. Sabi niya, hindi ako nag-networking. Nai-inspire lang ako, namamotivate ako sa mga videos na mga ginagawa mo. And sabi ko, wow. Kumbaga, for me, this is one of my calling kasi I really wanted to help. Ang isang pinaka-formula na meron sa akin, bakit ako naging successful sa networking, kasi gusto ko lang talaga makatulong. Honestly, sa kagustuhan ko makatulong ng makatulong, ang natulungan ko pala sarili ko. I'll just give you a glimpse bago po tayo mag-start. Dati, hindi ako magaling po sa public speaking. Napaka-ayaw ko mag-public speaking. Nag-aaral ako dati sa school, ako yung lagi nasa likod lang ng pinakalikod na upuan. Ako yung typical na estudyante yung lagi nag-aantay ka lang kung anong oras mag-uwian, anong oras magda-time. Ganun yung personality ko. But because of the networking, nung nakita ko na lagi kami nag-i-invite ng speaker from Manila, tapos minsan pagbibigyan kami, as mas madala, syempre hindi kami pagbibigyan kasi it's very expensive also for them to go to Bicol. Kaya sabi ko, ba't ba namin sila laging pinapapunta? Ah, sabi ko, kasi magagaling sila mag-talk. Sabi ko, paano ba maging magaling mag-talk? Di tinanong ko sila, paano ba yung technique? Ito na, may mga, before, iba na kasi yung strategy sa public speaking right now. Dati, sabi nila, every 20 minutes, 18 minutes lang daw ang lifespan ng tao before, na dapat within 80 minutes, ma-deliver mo na yung mga gustong i-deliver. Kung hindi, mag-joke ka within that period of time. Ibig sabihin, pag nag-18 ka ng kakasalita, at least after na mag-joke ka ng konti, mag-break the ice ka, then after, banat ka na naman ulit. Yun ang mga turo. Kaya dati, even hindi ako marunong mag-joke, pinag-aralan ko. Basa ako ng basa dati yung mga comic book, tama ba? Yung mga comics book dati, even yung libro ni Gary Leasing na may mga joke, ang dami yung mga binabasang ganun. Hanggang naging spontaneous ako mag-joke kasi nung nakapunta ako sa stand-up comedian, punchline pa that time, sabi ko, grabe, ang galing naman nila mag-joke kasi they could deliver the joke. So within sa area'ng nangyayari, sabi ko, paano kayo nila nagagawa yun na parang on the spot? Tapos dun, na-realize ko, may mga formula lang pala paano siya ginagawa. But bottom line, sa kagustuhan ko makatulong sa grupo ko, doon ako gumaling, kaya ako gumaling ng gumaling mag-talk kasi sa kagustuhan ko makatulong. Ganon din ang naging pinakaano ko sa pag-network ko. Sa kagustuhan ko makatulong, sa kagustuhan ko maging inspiration, dulo, bumalik sa akin lahat. Bumalik sa akin lahat na naging advantage for me. Mas lalong maging successful sa chosen career ko. Okay, kaya simulan na po natin. Okay? Ang pag-uusapan natin right now, okay? Ang title po nito is 8
Unsuccessful People Advice. Bakit ito? Para malaman nyo na once narinig nyo yan, at least alam nyo na kung anong gagawin nyo. O, di ba? Alam nyo na, advice pala yan ng mga unsuccessful na tao. Hindi ko na pala dapat siya sundin. Okay, now, game na. Ready na kayo? Okay, ready na ako. Starting number one. Okay, ang advice number one ng mga unsuccessful na tao is be yourself. Okay? Magpakatotoo ka lang. Kung sinong ikaw, yun ang totoong ilabas mo. Now, meron malaking error dito. Okay, bakit? Kasi ano ba talagang totoong tayo? Actually, it's hard for us to determine kung sinong totoong tayo kasi na-alter na siya simula tayo pinanganak sa earth na to. Bakit? Kasi nung pinanganak ka, nagkaroon ka ng magulang. Yung magulang, kung anong paniniwala nila, kung anong intelligence nila, yun ang kadalasan ipapasa lang nila sa iyo. Okay, now, ang problema sa ganon, what if yung chosen career mo, hindi akma yung mga advices ng parents mo? O, di ba? Paano yan? Example, katulad sa akin. Ako, nasa networking ako. Tingin mo ba yung mga advice sa akin ng parents ko, it will be very right for them na hindi naman nila alam na meron na palang networking? Of course, mas malaki yung chance ang magiging mali yung mga advice nila. Then, paano kung yun ang susundin mo? Eh, hindi. Ako to eh. Diba, may kasabihan nga dati, don't talk to stranger. O, diba? Totoo yan na don't talk to stranger. Pero paano kung nasa sales ka? Diba, lalo pa, na-advise naman yan nung unang panahon na uso pa masyado ang kidnapping, ang carnapping, diba, yung mga... Right now, hindi na rin. Kaya even marami nagtatanong sa akin na hindi ba kayo natatakot sa networking? Nagpo-post kayo, nagpo-post ng mga pera, ng mga kotse, ng mga ganito. Eh, baka ma-hold up kayo, baka ma-kidnap kayo. Sabi ko, honestly, napaka-obsolete na po ng kidnapping. Di ba? Bakit napaka-obsolete? Ang gate lang naman ang kita sa kidnapping. Ang pinakauso na ngayon is hacking. Di ba? Mas dihamak na mas malaking kikitain mo sa hacking kumpara sa kidnapping. Hindi pa matrabaho. Di ba? Ang kidnapping, syempre, kukunin mo yung tao. Itatago mo muna ng ilang araw sa safe house mo. Tapos magne-negotiate pa kayo. Blah, blah. Ang daming gagawin. Anday kung, I'm not promoting po hacking. I-clear ko lang po. Baka ako man. Sinasabi ko lang na maraming ibang way na pwede kang kumita ng pera na mas dihamak, na mas malaki pa kumpara sa old school na mga style noon. Kasi right now, we are very, very lucky na inabot tayo ng panahon na to. Bakit? We are living on the most safest time in the whole world. Di ba? Mas walang gera, mas walang ganito. Nagkataon na meron tayong tinatawag na pandemic right now. But kung i-analyze mo siya logically, okay, logically, hindi naman siya sobrang nakakatakot eh. Bakit hindi siya sobrang nakakatakot? First of all, wala pa naman vaccine, pero ang dami naman gumaling. Di ba parang how ironic na natatakot ng sobra ang tao pagdating sa NCOV, sa pandemic na to, pero wala pa ngang vaccine. Ang dami naman gumagaling, tapos ilan lang ratio ng namamatay, sobrang liit. Di ba halos wala pa sa 3 to 5% ang namamatay ng mga nagkakaroon. Therefore, hindi kayo dapat masyadong kabahan dyan. Kaya ako, right now, lumalabas na kami, di ba? Kailangan lang mag-mask talaga at mag-face shield kasi yun ang batas. Pero if I have a choice, hindi ko gagamitin yun kasi nga, yung oxygen hindi mo masyadong nasisingot ng maayos, eh mas nagkakos siya ng tinatawag na nagkakaroon siya ng cortisol sa katawan mo na i-stress na pwede pa yun ang mas maging cause bakit ka magkasakit. Okay? But again, uulitin ko, that is just my opinion, personal opinion ko yun. Okay? Now, yun yung first ko, sinabi ko sa inyo is, yun nga, ang tawag yan, be yourself. Hindi mo kailangan maging ikaw, kailangan maging constant kang nagbabago. Kasi even ako right now, nung nag-networking ako, nagbago po talaga ako. Sa mga hindi po personal na nakakilala po sa akin, batang 90s po ako. Inabot ko po yung nasanay kami na masyado ang mga lalaki nakikipag-away, nakikipagsuntukan, na parang may lahat, may mga fraternities. Kaya that time nung nag-networking ako, ang laki ng adjustment ko na from sanay ako sa basag ulo, magkatitigan lang kayo, nag-aaway na kayo, di ba? Yung mga lalaki before eh. No, but because of the networking, napilitan ako magbago. Napilitan ako mas maging friendly, paano madali kong kausapin lahat ng tao. Kasi dati, nung di pa ako nagne-networking, pag pumunta ko sa party, kasama ko yung ex ko, yung girlfriend ko, kaming dalawa lang magkausap. Tapos yung mga deras ng mga bisita, parang hi, okay na, parang ang hirap kausapin kasi hindi ako sanay. But nung nag-networking na ako, pag nasa isang party ako, yung girlfriend kong hindi ko kinakausap, kinakausap ko lahat kasi gusto ko silang rekrutin. Okay, bottom line, nagbago ako. Iba yung ugali ko nung nakasanayan ako nung nasa basagulero pa po ako kumpara sa nag-networking na ako. Kaya, it is a constant change. Especially sa ngayon, may pagbabago na naman ulit. Ano to? Katulad tong it's vlogging. Na para sa akin, na-realize ko, dihamak na mas maganda tong vlogging kasi
nagle-leverage ka sa networking, tinuturo sa networking, dapat may leverage ka. Dito naman ang advantage dito, nakita ko yung leverage ng video, hindi siya mapapagod. Kahit kailan, andyan na siya, once na na-upload siya, hindi na siya pwedeng burahin ng basta-basta. Kaya sabi ko, nakita ko, this is a good way na leverage for me, na mas maraming taong magbago at ma-realize ninyo na ang pagyaman, it is just a skill. Totoo, ang pagyaman, skill lang siya. Para lang siyang pagluluto, pagbibisikleta, pagbabasketball, na pag-aaralan siya at natututunan. Kaya ito po mga tinuturo ko sa inyo, ito po lahat na kailangan nyo lang sundin, ito lahat na kailangan nyo lang panoorin, sigurado ako, magbabago talaga buhay niyo. Kaya, okay, simulan natin sa number 2. Okay, ano ba yung number 2? Ito, babasahin ko. May copy ako dito para tuloy-tuloy tayo. You are born poor, you will die poor. Okay? Sa Tagalog, sabi nila dito, pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Okay? Yan ang kadalasan advice ng mga tao sa mga anak nila na parang ayaw nila magbago ang buhay. Kaya it's so hard for us na even ako ngayon, nung nag-networking na ako, even ako kahit paano, I came from medyo may kayang family. Nung nag-networking na ako, even father ko, siyang isang dating pinaka, nag-ano din sa akin, nag-discourage. Sabi sa akin ng father ko, Joseph, huwag ka na mag-networking-networking, wala naman nangyayari sa'yo. Ilang taon ka nag-networking, hingi ka pa rin ng hingi ng pera sa akin. Tapos, dito ka pa rin, dito pa rin ikaw sa bahay kumakain. I mean, kasi hindi ako nangingi ng pera sa parents ko ever since. Ang hiningi ko lang baon ko, pero yung panggasos-gasos, high school pa lang, natutunan talaga ako magsariling sikap na magkaroon ng sariling source of income. Kaya pag nakikita ng father ko na parang bahay pa rin ako lagi kumakain, tapos pag umuwi ako, parang gutom na gutom ako kasi nga, hindi ako makain sa labas para mas makatipid. Now, siya mismo nag-push sa akin na pumunta ako ng abroad. But since I know kung ano yung gusto ko, I know kung ano yung nakita ko, hindi talaga ako nakinig sa kanya. Now, ganun din po tayo. May mga ibang parents na you cannot blame them kasi iba din yung naging programming nila. Now, what if nag-try din silang umaman, nag-try din sila ng mga iba't ibang opportunity for them to change their lives, but the problem is naging unsuccessful sila. Then, akala nila, pag unsuccessful ka na, yun na talaga magiging buhay mo. Kaya yun ang naging advice din nila sa anak nila na, anak, huwag ka na mangarap umaman kasi baka masaktan ka lang. Pinanganak tayong mahirap, eto na talagang kapalaran natin. Yung lolo mo mahirap, yung lolo ng lolo mo mahirap. Kaya yung magulang mo mahirap, huwag ka na mag-expect na magiging mayaman ka pa. Kaya tanggapin mo na lang na dapat maging mahirap ka. Okay, that's the number 2. Okay, number 3 na advice, eto na. Eto ang isang pinaka, gusto ko kasi medyo trend to lagi. Naririnig ko to sa mga seminars at even sa akin mismo naririnig ko to na nagiging topic to ng mga iba't ibang tao at nagkakaroon to ng confusion. Okay? Babasahin ko mabuti. Matthew 19:24. Okay, Bible verse muna tayo. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Okay, kung i-analyze mo to, grabe yung metaphor niya. Kasi isipin mo, parang papasok ka daw sa butas ng karayom. Ganun daw kahirap. Pag mayaman ka, bupasok ka sa butas ng karayom. Iyon ang interpretation mo. Pag yung Bible verse lang yun ang basahin mo, yung Matthew 19:24. Pero pag binasa mo yung kabuuhang story, iba yung magiging meaning. Always remember, napakahalaga po ng words kasi minsan na nagka-diferensya nga lang ng kama eh. Diba? Yung parang grandma, let's eat grandpa, tapos let's eat grandpa, di ba? Parang sa pagkakamali mo lang ng comma, yung let's eat grandpa, imbis na parang niyaya mo siyang kumain, parang ang magiging dating kakainin mo si grandpa mo. Isang ano lang yan, comma, iba na yung naging meaning. What more to? Kasi ang mga Bible verse, depende yan kung sino nag-i-interpret, depende yan kung ano yung purpose niya, bakit niya ini-interpret, depende sa message ang gusto niyang iparating sa'yo, at magkaiba pa ang meaning, depende kung binuo mo pa yung story. Kasi ang the real story dito sa Matthew, meron isa na mayaman na nagtatanong kay Jesus Christ kung ano pa ang dapat niyang gawin para makapasok sa kaharian ng langit, bla bla bla. Then sabi niya, tumutulong naman siya, mabait siya, lahat ng ano niya, ginagawa niya. Now, ang sabi ni Jesus Christ, okay, i-give up mo lahat ng kayamanan mo. Yun ang advice na i-give up mo lahat ng kayamanan mo. Siyempre, ayaw nung ano, kasi for him, parang pinaghirapan ko to, bakit ko ito i-give up lahat? Then, dun siya nalungkot yung mayaman. The real story ang nangyari talaga doon, sinubukan lang ito ni Jesus Christ na yun ang paggawa sa kanya. Kasi nga, parang nakikita niya na masyado siyang attached pagdating sa pera. Masyadong attached pag material. Kaya sinubukan siya na ipag-give up yun. Now, ganun din yun. Iba yung story
ng kabuuhan sa kokonti lang. Kasi pag ininterpret mo to, parang magkasabihan, ang sama ng pera. Di ba? Ang mayaman pala, hindi ka pupunta sa kaharian ng lahat. That is so wrong. Why? Lahat ng religion, kailangan nila ng pera. Kasi ang isang religion, it is an organization. Ang organization, kailangan niya ng cash flow, kailangan niya ng budget para tumakbo. Never magra-run ang isang organization successfully kung wala silang pera. Kaya di ba mapapansin mo lahat naman, mag-Catholic, mag-Christian, they need budget. Kailangan nila ng pera, kailangan nila ng mga donation para tumakbo. Kaya sa inyo guys, sa mga nangangarap yumaman at nakarinig po kayo na sasabihin na ang mayaman, di ba, ang mayaman hindi makakapunta sa kaharian ng langit, hindi yan totoo. Kasi kung naniniwala ka na ang nasa taas siyang magulang natin, kung magulang niya tayo at anak niya tayo, wala naman magulang na naghahangad ng pangit na buhay sa... Diba, walang magulang na naghahangad ng pangit na buhay para sa kanilang anak. Kumbaga, ang pinakagusto niya, kung maganda ang buhay ng magulang, syempre maging maganda din ang anak. Kaya kayo po ng mga nakarinig ng ganun na mentality na hindi po maganda ang maging mayaman, hindi po yan totoo. Mas di hamak na sobra pong sarap na maging mayaman ka, kasi kung matulungin kang tao at mayaman ka, mas marami kang taong matutulungan. Diba, bottom line, pag marami kang pera, mas marami kang pwedeng magawa. Kasi just like us right now, isipin mo na lang kung hindi ako kumikita ng pera. Tingin mo, kaya namin mag-rent ng ganito na isang araw, magkano yung bayad namin per day. Tapos, kung gagawin ko pa to consistent, kasi pagsasabay ko na pamamasyal ng mga anak namin, at the same time, pamamasyal din ng sarili ko at paggagawa ko ng vlog. And then, I can never do this kasi lalong-lalo na ngayon. Ngayon is Monday. Diba, normally, siguro kung nag-work ako, diba, ka nasa trabaho ako. But because I have kahit papano ng pera, marami akong kayang gawin nang hindi nagagawa ng mga taong walang pera. At because I have the money, nagiging masaya yung wife ko, nagiging masaya yung anak ko, at commonly, even mga friends ko, nagiging masaya. Okay? Sa ano na nga lang, kung alam nyo lang po, magkano ginagastos ko right now, especially sa Bicol, sa bahay, medyo magastos-gastos. Kasi yung business ng father ko ng mga jeep, hindi tumatakbo because of the pandemic right now. And magkano yung nawalang pera sa papa ko every month? Eh, since ako po ang isang dihamak na mabait na bata, na anak, wala akong choice. Yung nawawala kay papa, parang ako na po nag-shoulder, kaya dinagdagan ko pa ulit yung allowance niya. Medyo malaki-laki po talaga yung nabibigay ko ngayon na allowance sa gaso sa Bicol. Na, imagine mo na, sabi mo, paano na lang hindi ako kumikita ng pera? Diba, paano kaya gagawin yun? Eh, baka lalong na-stress-stress na nga si father, kasi nga hindi makalabas. Isa na yun na sanay na laging lumalabas siya. Kaya ang ginawa ko naman, hindi rin siya makapag-jogging, di ba? Kasi bawal ang senior citizen. Ginawa ko, bumili ako ng treadmill, bumili ako ng bisikleta. Iisang bilihan ko lang nun. Inabot ako ng nasa 100, mag 130,000. Mag 100,000 ata yung treadmill, magta 30,000 yung bike. Oh, eh buti na lang yung presidente ng Tubis, kakilala nung kakilala ko, kaya nagkahingi pa ako ng discount. Oh, di ba? Isa pa yun. Di ba? Gaano ka-importante pag may mga kakilala ka na may mga kaya din at may mga connection, ang laki na nagiging benefit. O, diba? Okay, sunod. Dito na tayo. Number 4. You're so young. You have all the time in the world. Hindi yan totoo. Diba? Habang hindi mo minamaximize yung oras mo, nasasayang yan na oras yan. At never, ever na pwede mo na siyang ibalik. I can still remember way back before nung namibigay po ako ng flyers sa Bicol. Hindi ko makalimutan kasi may binigyan ako. Kakilala ko kasi andit lang naman ang Bicol, especially sa Legazpi. Nung binigyan ko siya, alam mo, sagot niya sa akin, pre, ayoko na muna dyan. Gusto ko munang mag-enjoy ko muna buhay ko habang bata pa ako. Magsiseryoso na lang ako ng ganyan pag may edad na ako, pag may asawa at pag may anak na ako. Yun yung naging mentality niya. May isa naman akong kaibigan, ito naman sinabi sa akin, pare, huwag ka na mag-networking. Bibihira lang tayo maging binata. Bibihira lang tayo dumaan sa edad natin to. Enjoy na muna natin kasi yun talaga ang purpose. Now isipin mo, if you're not just going to analyze, parang papakinggan mo sila, parang tama mang advice nila. Kasi ang pagbibigay ng advice, depende yan sa conviction nung nagbibigay ng advice. At ang conviction, depende yan kung ano yung realidad niya. But it doesn't guarantee na tama yung advice niya. Uulitin ko ha. Yung pagko-convince ng pagbibigay ng advice sa'yo ng isang tao, depende kung gaano yung conviction niya, yung paniniwala niya. At tataas yung paniniwala niya, depende kung ano ang realidad niya. Tandaan mo, ang realidad sa bawat iba't ibang tao magkakaiba. Hindi yan pare-pare. Ito ang pinakasimpleng metaphor ko lagi yung sinasabi. May tatlong tao, may bulag, colorblind, normal ang mata. Pag pinagkwento-kwento mo silang, sasabi ng bulag, madilim ang mundo, itim nakikita ko. Pag sinabi ng colorblind, ako grayish at medyo black-black ang nakikita ko. Pag nagkwento naman si normal ang mata, ang sasabi niya, hindi, makulay ang mundo.
Now, if you're going to let them talk at tell their story, lahat naman sila nagsasabi ng totoo. But again, they are all the same. Nandito sa Earth, pare-pare silang nandito sa mundong to, magkakaibang kwento nila, pero lahat sila totoo. And ganun ang buhay. Kung ano ang realidad mo, nasa sayo yan. Depende kasi yan sa programming mo. Okay? Kaya nga sila, tama naman yung mga advice nila. But bakit hindi ako nakinig? First of all, hindi ako nakinig kasi sabi ko, ang tagal ko nang nag-i-enjoy. Parang ang tagal ko nang yung routine namin, the same at the same, inuman every Friday, tapos magbabasketball, parang paikot-ikot lang. Nananawa ako. Sabi ko, bakit uulitin ko na naman to? Diba sabi nga ni Albert Einstein, if you keep on doing the same things and you're expecting different results, that is insanity. Dapat, kung gusto mo magbago yung buhay mo, dapat meron kang bagong gagawin. Kaya sabi ko, sawang-sawa na ako sa buhay namin sa Bicol na every summer, maliligo lang sa Bacacay, diba? May isa pa sa Santo Domingo, yun ang papaliguan. Kung medyo every Holy Week naman, nagsusorsogon kami, gubat sorsogon, Rizal Beach kami naliligo, yun yung buhay ko dati. Then, nanawa lang talaga ako, sabi ko, ayoko na ng ganito, susubok ako ng iba. Kaya, nag-change friends talaga ako noon, yung mga kaibigan ko, hindi ko na sila masyadong sinasamahan. Ang naging mundo ko na networking. Lahat ng kaibigan ko na mga networker, pinag-usapan namin tungkol sa networking. Actually nga, umabot to sa point na hindi ko to makalimutan na one time birthday ko, may isa kong friend na artista, lumabas kami, tapos sabi niya sa akin, Joseph, magyaya ka nga ng kaibigan mo, yung hindi networker. Ah, sabi ko, sige, walang problema. Pag-check ko ng phone ko, wala akong kaibigan na hindi na networker. Yung pala lahat ng mga nakikilala ko na hindi naman nagne-network, I really don't save their number kasi wala na akong plano talagang kontakin sila. Ganun ako fanatic ako, di ba? Anyway, balik tayo dun sa you have all the time in the world. Hindi po yung totoo. Kaya nga mapapansin mo, lahat ng mga mayayaman, kadalasan nag-aanak sila late na. Ako po, 37 years old na po ako as of now and nagkaroon po ako ng first baby at age of 37. Ah, sorry, 30, tama ba? Pinanganak si Asa, 36. 36 years old ako nung nagkaroon ako ng baby. Tapos, isipin mo gaano katagal. Bakit? Bakit ko ginawa yun? Kasi alam ko yung commitment. Hindi po ganun kadali magkaroon ng baby. Ngayon na nga lang napapunta kami dito, yung sasakyan po namin, anim lang kami, dalawang bata pa, punong-puno. Punong-puno as in yung compartment namin kasi ang daming gamit ang bata. Di ba? Sobrang daming gamit. Kaya hindi po siya ganun kadali. Maliban po sa magastos, lalo kung nanganganak ka sa medyo, anong tag yan? Developed na lugar, 'di ba? Mga cities na mahal na magka-baby, unlike kung sa probinsya ka siguro sa mga bundok-bundok, mura lang magka-baby doon kasi isang irihan lang anak, okay na. Ngayon, ang dami, 'di ba? Ang daming mga kung ano-ano gagawin sa bata, mga test na gagawin, yung ano na lang pedya. Pedya, hindi na ko makalimutan. Sumilip lang, power na power 'yun. Nung nanganganak si Tim, nasa Makati Med kami. Yung may nakita ko, sino kaya itong parang sumilip? As in, sumilip lang siya. Tapos, may kinanungtan, tapos umalis na siya. Sabi ko, sino kaya yun? Tapos yun, nung pag magbabayad na ako ng bill ko, gulat ako. Alam mo, gano'ng bill sa pedya namin? 35,000. Sumilip lang. Sabi ko, power. Sabi ko, ang lupit na ano. Gano'ng pambayad sa anesthesiologist yung naglagay pa. Grabe talaga, sabi ko sa inyo. But anyway, ang bottom line for me, guys, mapapansin mo, yung mga mahihirap, sila yung sobrang daming mga anak. Yung mga mayaman, especially yung mga taong ano nang hindi masyado nag-aanak kasi nga time consuming, magastos ang baby, yun naman talaga ang totoo, magastos ang baby, tapos marami kang isa-sacrifice para sa kanya. Na even as it happened kasi may plano pa sana kami mag-tour naman sa Israel, ang dami naman yung mga pang-Catholic na tour, yung pilgrimage I think term sa ganun. Yun, ang dami namin pupuntang pa dapat ng mga countries. Pero since nga nag-decide na ako na gusto ko na magka-baby, natigil talaga lahat ng yun. At ang dami rin ng mga, minsan kailangan mo umuwi ng bahay, ganito, lalo medyo hands-on kaming magulang. Kaya sa akin guys, sana ma-realize na you don't have all the time in the world. Start as early as you can. Fail as much as you can. Kasi kung mas mag-start ka ng mas maaga, mas marami kang magiging failures, yung failures na yun kasi magagamit mo yun into wisdom eh. Magkakaroon ka ng wisdom para ka maging successful. Kaya ako, pinopromote ko po, fail faster. Okay, fail faster. Madapa ka ng madapa, okay lang yan, that's life. There's nothing wrong about it. Lahat ng tao na naging successful, nag-fail sila. Anong difference ng tao naging successful sa taong hindi? Yung mga hindi, hindi sila nag-fail. Kokonti ang failures nila. Okay, that's number 4. And number 5, you should listen to your teachers, elders, and family.
this is a totally wrong advice. You should learn to love them, respect them, but you don't need to listen to all advices that they will give you. Kasi it is not an assurance. Pansinin mo, logically, pag sa ibang bagay, nagiging matalino tayo at alam natin kung paano mag-desisyon. Paano ako nasabi? Pag masakit ang ngipin mo, ang magulang mo hindi naman dentist, hindi ka naman pupunta sa magulang mo eh. Pupunta ka siyempre sa dentist. Pag magpapagawa ka ng bahay, hindi ka naman pupunta sa magulang mo, hindi sila architect eh. Pupunta ka pa rin sa architect or sa engineer. Now, this is my question. Pag ang magulang mo hindi mayaman at gusto mong yumaman, makikinig ka ba sa kanila? Di ba? Bakit pag sinabihan mo ang pinas mong mama, hindi ka naman dentist, ba't ako makikinig sa'yo? Doon ang punta sa dentist ko para umais ngipin ko. Ano pakiramdam ng magulang? Ngingiti-ngiti lang siya. O nga, tama ka, tama ka. Pag sinabihan mo ng magulang mong mama, papagawa ako ng bahay. Sa arkit ako lalapit. Hindi ako lalapit. Hindi ka naman marunong mag-compute, mag-drawing. Hindi ka naman pwedeng pumirma eh. Blah, blah, blah. Hindi rin sila nagagalit. Pero how come pag sinabihan mo sila ng ganito? Mama, mahirap naman tayo eh. Hindi nga tayo mayaman eh. Di ba? Wala ka nga rin pera. Eh gusto kong yumaman. Bakit ako makikinig sa'yo? Pag yun ang sinabi mo, they will be offended. Now, this is my question. Bakit ma-offend sila? Eh, sanay naman tayong ganun ginagawa natin. Pero bakit pag sa ibang bagay, okay lang. Pero pagdating sa pera, hindi. Kasi ganun tayo na-train. We are trained that way na parang pagdating sa pera, parang ibang usapan na yan. Dapat iba yung logic na gagamitin mo dyan. Kaya yun ang sinasabi ko, guys. You should have to find a mentor kung gusto nyo maging mabilis ang pagiging successful nyo. Ang mentor, narating na niya kung anong gusto mong marating. Example, if you want to become good in singing, di magpa-mentor ka sa mga nagtuturo talaga paano kumanta, sa meron talaga mga results about sa pagkanta, kasi it will be very fast for you. Ang nagiging mali kasi natin, wala kang pera, gusto mong yumaman, makikinig ka kanino? Sa best friend mo, sa magulang mo, sa tito-tita mo, di ba? Bakit ka sa kanila makikinig? Eh kung sila nga ang marunong paano yumaman, kung sila marunong mag-alaga ng pera, eh di sana mayaman sila. The mere fact na hindi sila marunong, the mere fact na hindi sila mayaman, it only means hindi sila marunong. At kaya kung gusto mong yumaman, hindi ka dapat sa kanila makikinig. Okay? Again, uulitin ka, you should still love them, respect them, but it doesn't mean na dapat pakinggan mo sila sa lahat ng mga advices nila kasi again, kung tama ang mga prinsipyo nila sa buhay, eh di sana mayaman sila. Eh di sana mayaman kayo. Eh di sana ngayon hindi ka na nagsusumika para yumaman, 'di ba? The mere fact na hindi kayo mayaman, ibig sabihin, yung mga principles ng parents mo hindi siya akma para sa principles ng pagyaman. Okay? Matatapos na po tayo. Number 6. Good things come to those who wait. Ito naman po para sa mga nakikinig po at naniniwala sa law of attraction, 'di ba? Kasi sabi nga nila, even ako dinidiscuss ko 'to na you should think positive for your life to change. Totoo po 'yon. Pero again, mapapansin mo sa attraction, law of attraction, may action. Mas magiging mabilis makuha mo yung mga gusto mo kung magsusumikap ka. Hindi ka dapat yung parang antay ka na lang kung kailan. That's the problem with our life sometimes eh. Even nga sa religion, ang religion minsan nagiging scapegoat siya eh. Di ba may mga ibang tao na hindi, kaya ako may arthritis, kaya ako mataba, gusto na to ni God eh. Ito na siguro decision niya, ito na talaga yung katawan ko. Again, napaka... hindi magandang klaseng ganyan ng mga reasoning sa buhay. Bakit? Huwag mong sisihin yung nasa taas. Eh, sino ba ang lumalamon? Sino ba ang kumakain? Di ba kumakain ng mga taba, kumakain ng unhealthy pagkain? Ikaw yun. Hindi naman siya. Eh, bakit nung may sakit ka siya sisisihin mo? Katulad din yan sa mga ibang taong walang pera, di ba? Eh, di, kaya kami mahirap kasi mahal kami ni God. Hindi, kaya ka mahirap kasi ikaw may desisyon yan. Ikaw ang gumawa niyan. Ikaw yung araw-araw, gastos ka ng gastos ng mga walang kwentang gastos. Ang punta ka ng punta kung saan, pasyal ka ng pasyal. Laging meron kang tinatawag na, di ba, yung weekdays, weekends mo, dapat nag-i-enjoy ka. Enjoy life to the fullest. YOLO, YOLO, di ba, you only live once. Di ba, mga ganun pa. No, bottom line, kung ano ang nangyayari sa'yo, huwag nyo nang ituro yung nasa taas. Ikaw at ikaw ang may kagagawan yan. Sabi ko nga, alam nyo kung gaano katamad ang tao. Na minsan ganito, kung si God siguro pwedeng magsalita at sasabihan tayo, baka papagalitan tayo lahat eh. Kasi may mga ibang tao, ganito gagawin. Alam, may exam pala ako bukas, sana wag ako malate. Di ba, Lord? Sana po bukas hindi po ako malate. Isipin mo, ang dami nang iniisip nung nasa taas eh. Ang dami na nang iniintindi sa atin. Pati pagising ng umaga, sa kanya mo pa ibibilib. Eh bakit hindi na lang ikaw mag-alarm? Bakit hindi na lang ikaw yung gisingin mo yung mga kaibigan mo, sabihan mo yung mga
kasamahan mo sa bahay, oh, gisin niyo ganitong oras kasi may mahalaga akong lakad, di ba? Binigyan niya tayong power to choose the life that we want. Kaya sana maging responsible tayo. And avoid po natin na lagi po tayo nagtuturo sa taas. Pag wala kang pera, ikaw may kasalanan. Pag marami kang pera, ikaw may kasalanan. Pag maganda ang katawan mo, ikaw may dahilan. Pag pangit ang katawan mo, ikaw pa rin ang dahilan. Sana starting today, sa lahat po ng makakapanood ng videos na to, start taking responsibility. Kung ano man ang nangyayari sa'yo ngayon, kung ano man ang current na sitwasyon mo ngayon, ikaw ang may kagagawa niya. Kung yung karelasyon mo, niloloko ka ng paulit-ulit, ikaw may kasalanan niyan kasi bakit hindi mo pa yung hiwalayan. Bottom line, you have the power to change whatever the situation that you have right now kasi meron naman talaga, meron at meron at meron. Kung nagagawa nga ng sobrang daming tao, ano pagkakaiba mo? Ano ka special child na lahat ng tao kaya pala magbago buhay tapos ikaw lang ang hindi? Diba? Lahat tayo, we are given the opportunity to change yung buhay natin. Kaya, karoon ka lang ng willpower. Panoorin mo lang lahat ng mga videos ko. Yeah! Oh, subaybayan nyo lang po ha. Joseph Lim, pinalitan ko lang po kasi Radisson si CEO in jeans. Pinalitan ko muna ng Joseph Lim pangalan ko sa YouTube channel ko para mas madaling ma-search at even ako mismo, madali ko rin mahanap. Kaya sa inyo, sa gusto po, libre naman po tong lahat ng mga videos na ginagawa ko. At sa totoo lang guys, bakit kailangan nyo panoorin tong videos ko? Ang masisave nyo, pera at time. Millions po ang nalugi sa akin sa mga maling desisyon na ginawa ko rin sa buhay ko. Ang dami ko rin time na na-consume, magbasa ng mga libro, makinig ng audiobooks, makinig sa mga iba't ibang tao. At laging dalawa yan, may tama at may mali. May mga nabasa din akong libro na walang kakwenta-kwenta, may mga pinakinggan akong audiobooks na wala ding kwenta, may mga inattendan akong training na may mga bayad pa. Nung nandun ako, na-realize ko, parang mas magaling pa ako sa nagsasalita at mas maganda, kaya ko pang explain yung sinasabi niya rather than kasi minsan tinatanong ko siya, hindi ko sinasabing alam ko, kunwari curious lang din ako, tapos hindi niya ako nasasagot ng maayos, sabi ko, pambira, parang ako pa dapat bayaran ito. Ang dami ko mga ganon, tapos ang dami ko rin mga maling decision sa life na nag-cost sa akin na nalugi ako ng pera, and because of that, dun ako nagkaroon ng tinatawag na wisdom. Kaya right now, kung papanoorin niyo po lahat ng videos ko, makakapag-save po kayo ng milyon na pera, makakasave kayo ng years na mga experience, yun po ang masisave nyo. Ano ba naman kung manonood kayo, ipa-isa-isa lang, di ba? Isang video everyday, pwedeng isang video pagkagising, isang video bago ka matulog. O, kesa naman nanonood ka ng TV, di ba? Wala naman magbabago sa'yo dun, di ka naman yayaman dyan, di ba? O, nakikichismis ka ng mga problema ng ibang tao, di ito na lang buhay ko, chismisin mo, di ba? Subaybayan mo ko, istok mo ko anong pinagagawa ko, kasi para makita mo na, ah, wala naman palang kakaiba sa akin. Yung lahat pala ng kaya kong gawin, kaya mo rin gawin. Ang pagkakaiba lang ako ginagawa ko, baka ikaw ngayon, pinag-iisipan mo kung paano gagawin. Okay? Malapit na po tayo magtapos! Number 7! Okay, itong 7 na pinaka-advice ng mga unsuccessful na tao, save money. Oops! Totoo yan. Save money. It's totally wrong. You should learn to be aggressive about money. Dapat natututo ka pa paano mag-invest ng pera, sa saan gagamitin dapat ang pera. Don't ever save the money because saving, okay? Money, it is not invented for us to save it. It is invented for us to spend it. Okay? Kasi kung itatago mo rin lang naman pala, bakit inimbento pa pera? The moment you don't know the rules of the game, you will fail. Kaya nga dapat natututo ka mag-opensa. Ako lagi ko lang explanation nito, napakasimple. Bangko. Ang bangko, humihingi tayo ng pera, ay hiningi-anil tayo ng pera, o mag-save kayo, mag-save. Lahat ng mga ordinaryong tao mag-save ng pera. Ngayon, yung mga negosyante, pupunta ng bangko, uutang. Uutang sila, ilalagay nila sa negosyo nila. Since yung negosyante, yung negosyo nila, kumikita ng pera, yun ang pinababayad nila sa utang nila. Ngayon, ang kagandahan, since si bangko, nagpa-utang siya sa negosyante, dun siya tumutubo. Dun din siya kumukuha ng konting-konting porsyento na ibibigay dun sa mga nagdideposito. Ang kawawa, yung bangko, lalong yumayaman ng yumayaman, yung negosyante, lalong yumayaman ng yumayaman, yung mga ordinaryong tao, walang nangyayaring pagbabago sa kanila at nalulugi pa sila. Bakit sila nalulugi? Inflation. Yung halaga ng pera mo ngayon, after 5 years, after 10 years, ibang-iba na ang mabibili mo niyan. At the sad part is, mas mataas ang pagtaas ng bilihin kaysa pagtaas ng tubo. Kasi by computation, by percentage, ang inflation rate every year, almost 5 to 10%. Ang tinataas mong pera sa banko, almost 1 to 2%. Doon palang luging-lugi ka na. Kaya the moment you are saving the money, you are doing it wrong. Kasi ang tanong nga dyan, sino ba nagsabi sa atin? Hindi po, kung uso na po ang fake news ngayon, how sure are you na hindi uso ang fake news noon? Di ba, ang daming mga dinidiscuss sa history books, sa mga tinatopic na ngayon, nare-realize natin, ah, ibang-iba naman pala sa totoong nangyayari. Kaya dapat maging
mag-imbestiga kayo sa ganyan, sa mga lahat ng information na nakakalakihan natin. Kasi hindi totoo na lahat ng naririnig natin at nakalakihan natin ay totoo. Oh, bakit? Bigyan ko kayo ng example. Sana mahanap ko. Di ba may kasabihan dati? Ano yung kasabihan dati? Masamang magpa-picture ng tatlo. Okay, bakit masamang magpa-picture ng tatlo? Kasi mamamatay daw yung nasa gitna. Okay, okay. Dulo, meron, ayun, nahanap ko, yay! Okay, ito. Kita nyo? Yan, di ba? Makikita nyo sa gitna si Erap, sa kaliwa niya si Fernando, sa right niya si Rudy Fernandez. Di ba? Ang kagandahan niyan, etong dalawa patay na. Di ba? Wala na si Fernando, wala na si Rudy, si Erap hanggang ngayon buhay pa. Kaya hindi totoo yung kasabihan. Ang dami pong kasabihan na ginagawa natin before na ngayon nagbabago na po. No offense po sa Catholic, pero di ba? Kasi Catholic din po ako dati, na ang advice before pag Holy Week, di ba? Pag Holy Week bawal maging masaya. Kasi pag Holy Week, patay si God. Kaya dapat, hindi tayo nagiging masaya. Nasa loob lang tayo ng bahay, hindi tayo naglalaro, hindi tayo lumalabas. Yun ang paniniwala before. But as time goes by, right now, halos hindi na nga eh. Even dati, pag Monday pa lang, bawal ka na kumain ng karne. Diba? Pwede ka lang kumain ng karne. I think Sunday na. But right now, nagbago. Ngayon, ang dami kong kilalang Katoliko, even Biyernes Santo, kumakain na ng karne. Kaya ang daming paniniwala, na gusto ko lang i-point out sa inyo, ang daming paniniwala before, na kung mapapansin mo, ngayon, ginagawa na natin, pero wala din naman nangyari sa atin. Normal pa rin naman tayong tao. Tumatakbo pa rin naman maayos yung buhay natin. And ganun din yun. Kaya saving money is totally wrong unless you have millions of pesos. Kasi iba sabi nila, yayaman ka pag nagsisave ka ng pera. Yes, it's true naman. Kasi kung meron ka naman, example, 100 million, tapos ang anong tawag niyan? Ang tubo mo, 2% or minsan mas mataas pa ako nakapag time deposit ka sa banko kasi medyo malaking amount na yan. Sabihin, tumubo ka na lang ng mga 3% per year. O di sa 100 million mo, meron kang 3 million per year. O now, ang kagandahan doon, sa 3 million per year mo, ikong gumagastos ka lang ng 100,000 per month, yun lang yung budget mo sa sarili mo, di sobra-sobra ka pa kasi gagastos ka lang ng 1.2, may tubo ka pang 1.8, tapos may 100 million ka pang fix sa banko, yun, yayaman ka pa rin noon. Pero kung ang pera mo lang naman 50,000, 100,000, 200,000, learn to offense that money. Ibig sabihin, learn na ilagay mo yung perang yan sa pwede pang magpasok ng mas maraming pera para mag-accumulate ng pera para pwede ka talagang yumaman. Kaya saving money is totally wrong, lalo na kung barya lang naman po yung sinisave nyo. Okay? Now lastly, you need money to make money. Hindi yan totoo. Hindi lahat ang yumaman, hindi sila yumaman dahil sa marami silang pera. Yumaman sila dahil nagkaroon sila ng courage. Nangarap sila ng malaki, minaximize nila lahat ng nakapalibot sa kanila. Yun ang naging way bakit sila naging successful. Kasi even ako when I started doing network marketing, namimigay pa ako ng flyer sa kalsada. Eh that time wala po akong budget pang RISO. Diba yung pang photocopy ng sobrang kapal, I think that is 500 pieces. Tapos pag gugupitin yun, kasi may pang cutter sila, ang bayad pa ata per cut nun 3 pesos, ang mahal pa sa akin noon, parang 3, parang mga dadagdag ka pang 30 pesos, 40 pesos. Eh sabi ko, mahal noon. Kaya ang ginawa ko, ako yung gumugupit. Habang wala akong ginagawa, nakikinig lang ako ng mga trainings or nag-aantay ako ng prospects ko, nasa mall ako, naalala ko, nasa LCC food court pa ako noon. Doon ako gumugupit, doon ko ginagawa. In short, meron kang pwedeng gawin. Kahit wala kang pera, maraming pwedeng gawin ka para ka magkapera. Nung ako nga bata, naalala ko dati, sa harapan ng bahay namin, nagbibenta sila ng mga Mertiolet, Agua Oxinada. Kaya ang ginagawa ko, nagpa-part-time ako sa kanila, naghuhugas ako for 1 hour ng mga lalagyan ng bote, kumikita ako mga 5 pesos per hour. O, isipin mo yun, ang daming way. Kaya huwag mong isipin, ang mayaman, kaya yung mayaman, dahil malami silang pera. Hindi mo kailangan ng pera. Kailangan mo lang ng tiwala sa sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mo na darating ang araw, ikaw yung puputol ng sumpa ng kahirapan sa pamilya mo. Magkaroon ka ng courage na kung nagawa nga ng maraming tao, bakit hindi mo kayang gawin? At pangatlo, ito lang sana, para sa akin, simpleng common sense. Kung naniniwala tayo sa Bluetooth at Wi-Fi, na nakikita natin, di ba katulad to, itong headset na gamit ko, this is Bluetooth, di ba? Hindi nyo naman nakikita, hindi natin nakikita ano yung connection na meron sa kanya, pero alam natin na nagko-connect siya. Now, ano ang bottom line? Kung yung Bluetooth at Wi-Fi, naniniwala ka, na nag-exist pa lang to way back mga 20 years ago, ang pagyaman, gaano karaming tao nang nag-exist?
way back before pa. 'Di ba noon pa ang dami ng yumaman. Ibig sabihin yung technology, yung knowledge about sa pagyaman nag-i-exist na nung unang panahon pa. Eh kung nag-i-exist na pala siya nung unang panahon pa, bakit tinanggap ng utak mo yung wifi, tinanggap ng utak mo yung bluetooth, pero hindi mo matanggap na pwede kang yumaman? Ang daming taong walang pera na yumaman, bumagsak negosyo, umakyat ulit. Ano pinagkakaiba mo? 'Di ba? Kaya sa akin yun ang ayusin mo, have the courage. Dream big, mangarap ka ulit ng sobrang laki, bahala kung gaano ka laki yung pangarap mo kasi ang daming kasabihan hindi totoo, katulad na lang ng sky is the limit, hindi siya totoo, bakit may galaxy, di ba may labas pa ng earth eh, sky is the limit, hanggang loob ka lang ng earth, eh di ba alam naman natin gaano karaming million of galaxy ang meron dito sa mundo ko. Ang bottom line for me, yung mga paniniwala ng bawat isa, kadalasan meron pa dyan mas magandang paniniwala. Kaya sa inyo, sana magsimula sa mga makakapanood po ng videos kong to, magsimula kang mangarap ulit. Pag ang tamang pangarap daw, pag pinagtatawanan ka ng mga kaibigan mo. Pag nangarap ka daw at kinuwento mo sa mga kaibigan mo at hindi sila nagtawanan, ibig sabihin, napakaliit ng pangarap mo. Kaya ngayon, simulan mo, dapat ang sign na maganda at tama pangarap mo, pag hindi naniniwala mismo kaibigan, mismo magulang mo, hindi naniniwala sila sa iyo, yun ang magandang pangarap. Okay, Docs? Kaya sa lahat po ng nanonood at kapanood, sobrang salamat ulit. Huwag nyo lang kalimutan, syempre, i-like. Okay? Para kasi nakakagana po lalo sa akin pag nilalike yung mga videos ko. Second, syempre, i-share. I-share nyo to sa mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo na para mas maintindihan nila kung ikaw yung typical na tao na nangangarap ng yumaman pero parang pinagtatawanan ka nila, parang di nila naiintindihan yung ginagawa mo, please send my videos para at least parang ako na yung magtatanggol para sa'yo. Ako mag-explain sa mga kaibigan kakilala mo na you're just normal. Kumbaga walang masama sa ginagawa mo, nagkataon lang na magkaiba lang kayong paniniwala pero sabi ko nga, magkaiba talaga ang paniniwala ng mayaman at ang mahirap ever since. Okay, parang TV yan eh. Kaya nga, ang mga mayaman din nanonood ng TV, ang mga mahirap na nanonood ng TV. Okay, ganoon lang siya kasimple. Now, isa pa po, sabi ko nga, gustong-gusto ko po lalong dumami content ko. Kaya kung mas marami po kayong mga nakikitang gustong topic ko, it's either current events, sa current na nangyayari right now, or baka may gusto pa kayong mas malaman about sa akin, o mas may tanong pang nagki-create sa utak nyo, wag po kayong mahiya, i-comment nyo lang po. Binabasa ko po right now lahat po ng mga comments sa akin at gagawin ko po ng videos at explanation lahat ng gusto nyo. Kung may mga advice din po kayo, mga lugar na pwede kong puntahan dito sa Philippines, kung saan man, pero I think Luzon muna kasi ayoko pa naman sumakay ng aeroplano. Feel free po to give me advice para pwede po ako makapunta. Kung may mga resort kayo na gustong puntahan na hindi nyo po kayang puntahan because kulang kayo sa budget, sabihan nyo lang sa akin. Pupunta po ako sa resort na yon, idodocument ko po yung tour ko doon. At the same time, gagawa siyempre ako ng vlog ko para parang napasyal ko na rin po kayo. Di ba? Okay, Docs. Kaya sa inyo po lahat, sobrang salamat. Nakaka-excite po kasi nasa 10,000 subscriber na tayo. At tulungan nyo ako na ma-hit natin by 2021 na umabot tayo ng 100,000 subscriber. Okay, Docs. Bye-bye.